isang babae ang natulog ng 32 years at himalang nabuhay pa. Tara at samahan niyo ako sa isang kakaibang kwento na ito na siguradong mamamangha ka. Kaya huwag na nating patagalin pa at simulan na natin. Si Carolina Olson ay pinanganak sa Okno, malapit sa Monstera, Sweden, noong 29 ng Oktubre, 1861. Siya ang pangalawang panganay sa limang anak at ang kanyang mga kapatid ay lahat mga lalaki. Si Carolina ay nakilala bilang The Sleeping Beauty of Okno, nananatili sa isang estado ng pagtulog sa loob ng 32 years mula 1876 hanggang 1908. Mula sa edad na 14 hanggang sa edad na 46. Ito ay pinaniniwalaan na ang pinakamahabang panahon ng sinuman na nabuhay sa ganitong paraan at pagkatapos ay nagising ng walang iniindang mga sintomas. Ang kanyang kwento ay nagsisimula sa 18 ng Pebrero, 1876 nang siya ay pauwi sa kanyang nayon na tumatawid sa isang nagyayilong ilog nang siya ay biglang bumagsak. Ang ilan ay nagsabing nahulog siya sa yelo. Halos malunod, ngunit nailigtas sa huling sandali. Nabagok ang kanyang ulo at nabunutan siya ng ngipin na nagresulta sa pananakit nito. Umuwi siya sa bahay nila na kumikirot ang mukha at masakit ang ngipin. Nang lumala ang sakit ng ngipin, ang kanyang ama na isang lokal na mangingisda at ang kanyang ina ay naisip na baka siya kinulam. Dahil alam nila na wala silang magagawa sa gabing iyon, ay sinabihan na lang si Carolina na matulog at titingnan na lang kung ano ang mararamdaman niya sa susunod na araw. Gayunpaman, natulog si Carolina ng gabing iyon na may edad na 14 at hindi siya nagising na muli hanggang sa taong 1908 nang siya ay 46 na taong gulang na. Nakatulog siya ng 32 taon. Ang kanyang ama ay isang mangingisda labang at hindi kayang bayaran ang isang doktor at ang pamilya niya ay umaasa na lang sa payo ng mga kaibigan at midwife ng bayan. Sa kalaunan, ang mga kapitbahay ay nagbayad ng isang doktor para bisitahin si Carolina dahil sa tuloy-tuloy na pagtulog nito, pero hindi maipaliwanag ng doktor ang kondisyon nito. Patuloy na dinalaw siya ng doktor sa loob ng isang taon. Pagkatapos nito ay sumulat siya sa editor ng nangungunang medical journalist ng Scandinavia na humihingi ng tulong sa ibang mga doktor sa paghahanap ng lunas dahil sa patuloy na pagtulog na estado ni Carolina. Si Carolina ay binisita ng maraming mga doktor, ngunit silang lahat ay hindi maipaliwanag ang estado ni Carolina at lahat ng mga pagtatangka ng pagising sa kanya ay nabigo. At nabanggit nila na ang kanyang buhok, kuko at mga daliri ng paa ay tila hindi lumalaki. Ang mga pin ay pinasok sa kanyang mga daliri para sa isang tugon, ngunit wala pa ring epekto. Nang maglaon, noong 1892, nang siya ay natutulog pa ng 14 ay inilagay siya sa isang ospital ng isang buwan, kung saan naganap pa ang higit pang mga pagtatangka sa pagising sa kanya. Kahit na ang kuryente ay ginamit na nila. Dumaloy sa buong katawan ni Carolina ang kuryente, ngunit bigo pa rin sila nagisingin ang dalaga. Muli siyang inuwi sa bahay at habang natutulog siya, ay lumipas ang mga taon. Namatay ang kanyang ina noong 1904 at kalaunan ang dalawa sa kanyang mga kapatid. Matapos ang pagkamatay ng kanyang ina, ang pamilya ay kumuha ng isang kasambahay upang alagaan ang pamilya sa bahay at si Carolina. Sa pagkamatay ng kanyang kapatid noong 1907, sinabi na si Carolina ay nagsimulang umiyak kahit natulog pa rin siya. Araw-araw ay pinapainom si Carolina ng 2 baso ng matamis na gatas sa pamagitan ng isang tela. Nang magising si Carolina, nalaman niya na ang buong mundo ay nagbago. Marahil ay alam niya na isang bagay ay mali. At lahat ng nakakita sa kanya ay ramdam ang kanyang pagkalito. Siya ay tumayo at tumingin sa salamin at nakita niya na siya ay nasa hustong gulang na. Nakakagulat man bagaman
siya ay matatag na ngayon. Sa kabila ng kanyang malaking edad, siya ay mukhang nasa kaligitnaan lamang ng 20 at ang kanyang matagal na pagtulog ay pinanatili ang kanyang kagandahang kabataan. Gayunman, nang dumating ang mga natira niyang mga kapatid, hindi niya ito nakilala. Nang mabalitaan ng karamihan na ang Sleeping Beauty ay nagising, ang mga tao ay naglakbay mula sa malalayo at malalawak na lupain para bisitahin siya. Siya ay naging isang instant na tanyag na tao. Ang mga mamahayag ng pahayagan mula sa buong Europa, Inglaterra at Estados Unidos ay naglakbay patungong Okno upang makipanayam sa kanya. Siya at ang pamilya ay nagtago upang maiwasan ang atensyon. Kalaunan ay nagsumiti siya ng pagsubok sa psychiatrico si Stockholm at nadiskubre sa buong pag-aaral ng mga faculties ang isang hindi kapanipaniwala. Sa edad na 46 na taong gulang, inilarawan nila na siya ay tila hindi mas matanda kaysa sa 25 taong gulang. Si Carolina ay nagkaroon ng isang masayang buhay pagkatapos at lumipas noong 5 ng Abril 1950, namatay siya na may edad na 88 mula sa isang intracranial hemorrhage. Hindi pa rin ito lubos na nalalaman kung bakit matagal na siyang natutulog at dahil dito ay tinuturing pa rin itong isang malaking misteryo. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe para updated kayo kung may bago tayong video. Marami pong salamat sa panonood at shoutout po sa mga taong ito na walang sawang sumusubaybay sa atin.